Welcome back, guys. Welcome back to another vlog. So off we go, kami pamilya, except for Kian and Mochoy. Mochoy kasi is working, Kian is in the school. So alis kaming mag-anak, guys. May kukunin kaming item dun sa Labangon, kina papay na relative, and then pupunta kaming lahat sa SM. Siguro magpapakupit si Kuya, and then si Ninya may kukunin na sa isa sa mga government offices doon. So ito yung pa-outfit natin. Ito yung sinuot ko sa Bohol, pero hindi ko sinuot the entire day kasi alam mo naman to isa. Kasi masyado daw kita yung aking chan. Hindi naman ko, covered naman siya. Gusto ko kasi itong mga pa-puff na ganyan, guys. So, naligo ako, guys. Si Daddy tapos na siya maligo kagabi. So, hindi na siya nagligo. Then, si Kuya ang nagda-drive. Then, si Alas dinala din namin kasi walang magbabantay. So, mamaya ulit, guys. We're here. Dito kami sa Labangon, guys. Pick up kami ng ano. Give me Alas. Ang cute. Oh, grabe, ang cute. Overload. So, pinapadala siya dun sa cousins niya, ni Papay. So, may kukunin kaming gatas for mga diabetics namin, sina Daddy Joe, Mami Bessie. Kasi ako, binigyan ako ni Papay ng gatas din. Kasi yung tito ni Papay, guys, is connected to Nestle. So, kaya medyo mura lang pag siya yung bumili ng mga gatas ng pa-Nestle. So, yun. Ano yung dadaan tong bata? Umalis si Kuya. Ipadala lagi daw dito. Si Alas, kaya they want na si Alas. Mau na ka. Uy, singot yun ka ba? Isa ka sabi. Isa ka sana yung nina, be. Sama niya ako ba na? Uy, maramanig sa anak na ako. Uy, isa ka, nasa anak. Kasi dito kami dalawa sa likod, ang mga bata sa atubangan, guys. Sa front. So after dito, guys, we will go to SM. Eto, mukong to, natulog. Hindi ko sana to gigisingin kasi akala ko hindi siya sasama. Eh, gising na pala siya. Eh, sabi niya, huwag mo kong iwan dito, ma. Kasama na lang. Ano ba? Na? Ano sa diay? Huwag mo akong ano? Ano? Sa bahay. Huwag mo kong ibilin sa bahay. Sa may Tagalog ibilin? Huwag mo kong iwan sa bahay. Huwag mo. Huwag mo kong iwan nga. Okay, ganun pagka Jesus, God, kinanglan yun talaga. Oo, ano? Parang umiyak yun ah. Gago. Sa front is si Inday. Say hi. Hoy. Pagkuya, laki talaga ng baba ko. Laki talaga ng mama ni Alas. No? Pero who knows, baka pumayat na si Inday, guys. This year, siya yung, yan yung aim namin. Papa, ano na, paslim na ba? Tapos ito, ipapaslim ko din, guys, kasi masyadong mataba. Eh, tiyan. The... We have arrived, people, at SM Seaside. It's now 2 o'clock. Andun si Alas. Ganda, guys. Ganda ng ma-effect ni SM. Pin senyor, oh pin senyor, itang tanan mag-pin senyor. Pin senyor na sa amin, guys, this coming Sunday. So nasa lahat ng mga gustong dumala or bumisita sa Cebu, punta na kayo dito, guys, and mag-book na kayo ng reservation sa inyo. Because it's sinulog na this coming Sunday, January 21. So, pupunta kami sa baba. Doon kami sa baba. There may kukunin si Ninyang legitimation document ni Alas. So, ayan. We decided to eat here at cafe. Kalimutan ko kung ano yung cafe na yan, guys. Pero yan. Ayan, si Alas muna at si Daddy. Pinasyal muna siya, niya siya sa pa-decoration ni SM. Ganda, guys. Ayan, Dulcinea pala, guys. Yan yung pangalan ng cafe na pinagkainan namin. So, kain tayo. Ayan. I had bangus with egg and ano,
garlic rice kasi nagutom ako, guys. And then daddy had their turkey sandwich and then with fries, and then si Alas nag churros, and then si Ninya nag baked back yata si Ninya, and then si Kuya nag bolognese. Masarap naman pero medyo pricey lang yung ano nila, guys. Presyo nila pero okay na rin yun. Kain tayo, guys. Minsan lang kami umalis kami ni Kuya Aninya ngayon lang kasi nga may kukunin sana. Ayan si Dani nagyaya sa inyo. Masarap yung sandwich na kasi turkey daw, pero hindi daw niya nilalasahan yung turkey. Pero ako, kumain talaga ako ng garlic rice kasi masarap yung ano nila eh. Garlic rice! Ari ka, wipe. Tara, dip na ta, dip. We're done eating, guys. So we're gonna go to SM Appliance para tingnan na yung bibili namin na water dispenser. And titingin din kami ng microwave kasi yung microwave na ginagamit namin ngayon is ibabalik na ni na Papay sa renter nila dun sa Casamira. So bibili kami ng bago. Gamit na gamit kasi sa amin, guys, yung ano ba yun? Ano tawag mo? Ano yung sinabi ko? Microwave. Gamit talaga yun sa amin, guys, kasi mahilig kaming mag-init ng mga sabaw, ng mga pagkain namin, mga leftovers. Kalas magot siya, guys, at saya siya sa gasol. Kung parati kaming gumagamit ng gasol. Although meron naman kami induction cooker, pero mas mainam talaga yung microwave. So we're gonna be going to Appliance, and then after dito, pipicture namin, and then bibilhin ni Kuya. I think next week siguro, or end of this month. So kami na wala dito si Papay, andun pa rin sa States. Darating na si na Papay next week, guys. Sus! Magiging masaya na to ulit. Kasi I know, for the past 3 weeks or 4 weeks, or 1 month to be exact, napaka-lonely ng batang to. Ayan. Kasi biro nyo naman, guys, kakakasal lang nila tapos umalis ka agad si Papay a week after. Diba? So we understand na merong mga mood swings si Kuya, but that's just normal. And then, wala dito si Butchoy, may work. Si Kia nasa school, but I know andun na yun sa bahay kasi iniwan namin yung key sa bahay lang. And then, silang tatlo ang kulang sa amin. Kasi walo na talaga kami, guys, kasama tong bulilit na to. Nung bulinggit. So, pasok muna kami, guys, sa SM Appliance Center. So, nag-voice over na naman ako dito, guys, dahil ang lakas ng music ng SM Appliance. Ayan, ang ganda naman ng LG TV, oh. Ang laki nun. LG OLED. O, QLED. Tapos, ang liit na ng screen. Ang nipis na ng screen pala. So, ang pinunta talaga namin dito, guys, is magtingin-tingin nga kami ng dispenser. Pero may nakita akong, coffee maker. Kasi nasira na yung coffee maker namin na break ni daddy kasi yon. Kaya wala na kaming coffee maker. Ayan, 1,000 lang. Pero Camel naman yung brand. Merong isa dito, 3D. Okay din yan. Makabumili ako niyan next month. Yun lang, 3D good. Okay naman yun sa akin. Hindi na kailangan malaki. Okay lang yung maliit. Tapos, walang masyadong tao sa SM Appliance. Pero marami pa rin tao sa labas. Sa labas ng mall kasi malapit na ba yung sinulog. So may yan yung mga pinagpipilian namin.
Ang kaso guys, ang mamahal. May 12,000, 8,000. I-budget lang ni Kuya yata is 4,000 plus or 5,000. So, we opted not to get this. Pero maganda sana, no? Yung black. Yan, yung black kasi nasa ilalim na yung ano niya, lagayan ng water. Ang hirap kasi guys kapag wala kaming mautusan na maglagay ng water sa ibabaw ba. Ayun. Wala kami napili doon guys. Ang mahal. So punta namin yung grocery kasi may nakita ko doon mga dispensers and microwave. Dito kasi pricey na siya masyado. Tingnan namin doon. So dito kami sa loob ng groceries nila guys wherein meron ding mga ganyan oh. Ang mga prices nila nag-range lang ng 5 to 49 yung mga water dispenser. Pero ito talaga yung gusto ko guys, yung mga microwaves. Pero ang mahal no. Sabi ni Kuya, yung microwave daw na nabili ni na Papa, 2 plus lang daw yun. Ewan ko eh. So pauwi na kami guys. I guess isusuot ko to uli. Bukas siguro pag lang alis namin ni Daddy. Kasi sayang to eh. Papalaban ko to. Hindi pa to na dumihan. So I'm gonna use this tomorrow. So huwag kayong magtaka guys kung mag-vlog ako tomorrow na ganito pa rin yung suot ko ha. So pauwi na kami guys. I'll end my vlog for today. Nung nagpunta kami dito sa SM Seaside. Enjoy kayo parati guys. And ingat kayo. And shout out sa lahat ng aking mga supporters. Sina Samsam, Ambre, Busha Family, April, Wendy, and sina Earl and M. Miranda. I'll see you guys again on our next vlog. Ingat kayo guys dahil ang SM Seaside ay nasa tabi-tabi lang.